Hi guys, welcome back to my channel. So, andito pa rin po ako sa Corniche. And recently, nag-post po ako ng hashtag AskMe. Kung meron po kayong gustong itanong sa akin, anything under the sun, kahit ano, pipilitin ko po at I will try my best to answer that. Parang gusto ko po kasi magkaroon ng new segment sa channel ko para kahit pa paano na naman may pressure, may challenge tayo sa mga questions niyo. May mga nag-send ng mga questions sa akin. Iba, nakaka-pressure sagutin, medyo mahirap sagutin, but I will answer it. That's why this is called AskMe. First question, shout out kay Ate Anna Aloyo na nasa Thailand ngayon, and she asked me kung nakailang girlfriend na daw ako tapos pangalanan. So ito ang sagot ko. Sa buong buhay ko, nakadalawa ako. One nung high school ako and one nung college ako. Actually parang tatlo kasi yung pangatlo. Almost. Pero yun nga, may mga plano, may mga gusto tayo sa buhay na hindi natutuloy. But kung papangalanan ko sila, siguro ibigay ko na lang sa kanila yun, hindi na siguro. Kasi I think they are now happy in their life. I think they are now married. So kung nasaan man sila ngayon, I hope they are doing fine. I hope that they are happy in their own lives now. Ate Anna, salamat sa question mo and I hope na safe ka dyan sa Thailand, and God bless you always and your family. So andito naman po ako ngayon, umupo ako sa damuhan, and background ko po ngayon ay ang mga building na yan na nagsisimula ng mag-ilaw. Yan. Kung nandito kayo in person, mas maganda siya tingnan kasi ang daming ilaw, and nakikita nyo ba yung moon? Yan, crescent moon. Yan, di ba? Ang ganda tingnan. So now let's proceed with the second question. This question is from Paula Marguerite De Vera na nasa United Kingdom sa mga oras na to. So, yung tanong niya sa akin ay, what are your fears in life? Siguro, first fear that I have is, of course, to lose my family. Lagi naman yung basic yan sa lahat ng tao. Let's go deeper. Siguro, second fear na meron ako is to lose my purpose. Sobrang mahirap when you are a person without purpose, or kung nawala mo yung purpose mo sa buhay, why are you living, why are you here, why are you doing certain things. Sobrang mahirap na hindi mo alam kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Sa kabaliktaran naman nun, kapag alam mo yung purpose mo, kapag alam mo yung dahilan, yung reason kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, yun naman yung maganda. But we just have to be careful sa mga ginagawa natin. Dapat talaga pinag-aaralan natin, pinag-iisipan natin yung mga ginagawa natin. And speaking of purpose, I just want to share one of my favorite life verses. It's in Colossians 3:23, and it says, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for human masters." Lahat ng ginagawa natin, we should not try to please everybody. We should always think na ito bang ginagawa natin, is this pleasing to the Lord? Is this good? Parang yun yung pinaka basic question. And nakakatakot once na ikaw ay nawalan na mismo ng purpose. But remember guys that whatever you do, lagi niyang gagawin yan with a purpose to bring back the glory and praise to our Almighty God, and everything will follow. Dagdag ko lang, kapag wala kang purpose, no, para kang, for example, para kang isang toaster na hindi nakaplug, parang wala kang gamit dito sa mundo. You're just a dead fish na kung saan saan tinatangay ng agos. Do not ever lose your purpose. So yan, Pao, nasagot ko na yung question mo. Sana naging malinaw. Pero yun talaga yung fears ko sa buhay. So ingat ka din lagi dyan, and your husband too, and your soon to be baby, your little peanut.
stay healthy and stay safe. God bless you. Lakad tayo ng konti. Kanawang question na to ay nanggaling kay Louis Jordan. So ang tinanong niya, bakit may mga taong palaging nagsisinungaling kahit na sa maliit na bagay lang? Marami kasing dahilan kung bakit na nagsisinungaling yung mga tao. Maybe the truth is convenient para sa kanya. Maybe he or she is protecting someone. Maybe he or she doesn't want to disappoint you. Maybe he or she wants to protect you and your feelings. They are lying to avoid others. Diba? Ang daming reason kung bakit nagsisinungaling yung mga tao. Pero kahit na ano pa man reason, siguro matuto tayong tanggapin yung katotohanan, though it's difficult to accept the truth. Diba? Sometimes the most painful thing in the world is the truth. Bear that pain for us to grow, for us to be better people. And siguro kapag may mga kilala tayong tao na nagsisinungaling or naglalay sa atin, maybe we should not be easy to judge. We should ask them first, what's the reason behind his or her lie? Actually, lahat naman nakukuha sa tamang pakikipag-usap. Yun lang yung sagot ko kung bakit may mga tao nagsisinungaling. Thank you. Ingat lagi, brother. Napagod po ako ulit. Tumupo ulit ako dito sa tabi ng dagat na may kasamang barko. Next question naman po ay nanggaling sa mga isa sa mga kaibigan ko na nasa Australia. So, kay Mark Gerald. So, ang tanong naman niya, meron pa siyang pa-interest. Sabi niya, we are all apprentices in this world and we will continue to be one as we walk through this path. Who do you consider your mentor in this life or in your career, and what is the best advice or guiding principle he or she has given to you? Siguro pag pinag-usapan natin yung mentor sa buhay, sa career, o sa kahit ano pa man, the best mentor that we could all have is Jesus Christ. And pinakita naman talaga niya yun when he sacrificed his life sa cross. And isa rin talaga sa napakagandang character na pinakita sa atin ni Jesus, yung humility, na when you are humble, there is love. When you are humble, there is peace, there is discipline. So, ang dami magiging bunga. But pagdating naman, kung tatanungin naman ako ng mentor na tao, siguro is yung aming church minister and yung Sunday school teacher namin before, si Brother Arnel at si Sister Janet. Yan. Kasi kay Sister Janet, hindi ko talaga makakalimutan yung one of the lessons namin sa Sunday school is yung about friends, na always choose your friends in church because they are your lifetime friends. Which is totoo naman na kahit saan ako magpunta, kahit nasaan ako, talagang there is always that connection between me and them na parang hindi matatapos kahit saan kami mapunta, kahit na tumanda man kami, parang nandoon at hindi talaga matatapos. Kumbaga, may forever. Kay Brother Arnel naman, isa sa mga lessons na hindi ko makakalimutan is merong story siyang shinare. There are two wolves in our self. The good one and the bad one. Sino yung mas matimbang or mas malakas sa dalawang wolves na yun? Answer is, it depends kung sino yung mas finifit mo. The lesson is, dapat mas pakainin natin, mas pagbutihan natin, mas gawin natin better yung good side natin as individuals. It's a conscious decision to be a good person. It's a conscious and difficult decision to continue to be a good person. So, maraming salamat din sa questions mo, Mark Gerald, and I hope you are also safe there in Australia. So, ingat lagi. Thank you, bro, sa question mo. So, lakad tayo ulit, and ito yung last questions muna na sasagutin ko. So, ito muna yung episode 1 ng Hashtag Ask Me.
actually meron siyang dalawang questions for me. And these questions ay nanggaling dyan sa Pilipinas, yan, kay Warren Austria. So yung unang question sa akin ni Warren is, what will you choose between passion and career? And lalo na kapag yung passion mo is parang impractical. Actually, nakaka-relate ako sa question kasi bago ako makapunta dito, talagang tinimbang ko if what will I choose, career or passion? And my passion back in the Philippines is my ministry. Talagang isa sa pinakamalaking bagay na nagpahirap sa akin to decide is yung ministry ko sa church. Ang hirap iwanan kasi natatakot ako na mapalayo. Unang-una, pray. Be persistent, be consistent in praying. And hindi natin alam na when we pray, when we are faithful sa panalangin, we can get more than what we ask for. And sometimes, yung pinaplano kasi natin, parang hindi talaga yun yung plano ng Lord for us. Na feeling natin, when we plan, this is the best for us, magiging masaya ako dito, ito'y mas nakakabuti sa akin. But actually, pinanalangin lang natin siya kapag mas ibinigay natin sa kanya kung ano man yung mga decisions na gagawin natin, mas makakabuti yun sa atin. All we have to do is to trust the process, to be faithful, to be persistent, to be consistent sa panalangin. And hindi mo alam kung gaano kumikilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Or why not make your passion your career? Kailangan lang talaga natin ihingi ng gabay. So yun yung sagot ko sa passion versus career. Second question niya is, how do you handle insecurities? Me, ang dami ko kasing insecurities. Sobrang dami ko. Andiyan yung pimple marks ko, bulutong marks, kasi medyo late na ako nagkabulutong. So ang dami kong marks sa mukha. Yung pagsasayaw ko, yung itsura ko, yung ganun. Sobrang ang dami mong insecurities eh. But sasabi ko na kahit pa paano na lalampasan ko, una overcome ko na yung mga insecurities na yan. First, I stop comparing myself to others. Kasi may kanya-kanya naman tayong ano eh. May kanya-kanya tayong strength. May kanya-kanya tayong flaws. May kanya-kanya tayong imperfections. And pag lagi mong tinitingnan yung ibang tao and you are comparing them to yourself, talagang maiisip mo na you are not enough. We don't need to change kung ano tayo eh. What we need to change is the way of our thinking, our perspective, and the way we see things. This world will let us feel all the insecurities, all the pain, that you are not worth it, that you are not enough. Talagang patuloy tayo mabubuhay sa standards ng society. And let me tell you, do not let them come inside your head and control you. Instead, let God control you. And isa pa, naniniwala ako na there's a lot of people who always feel insecure about themselves. Kasi laging may missing piece sa sarili nila. Laging mayroong butas dyan sa pagkatao nila, sa puso nila. And that hole is a God-shaped hole. Siguro kapag mas lumapit tayo sa Kanya, kapag mas tinanggap natin siya, I believe those insecurities will vanish. Your feelings will be lighter and you will enjoy life more and you will feel safe more. Sana kahit pa paano may napulot ka. And I hope na somehow sa maliit kong pamamaraan na ito ay I was able to reach out to you and touch you. Thank you once again, guys, for watching me and for supporting me. And if you are not yet subscribed on my channel, please click mo na yan. See you on the next episode of this hashtag AppsMe. Once again, I'm Jason Abelio and this is my AppsVentures. God bless everyone!